7 churches, basahin ko lang. The trumpet is an announcement, Gabriel, the coming of the Lord. And the sound shall, trumpet of the Lord shall sound the trump of God. This was God's trumpet blowing. In other words, fixing to announce eternal destination for the world. A trumpet, what is it? Get ready, I'm going to give you the revelation of Jesus Christ. A trumpet of God, attention. When the trumpet blows, he grabs his sword and stands to a place, attention. Another line is, the voice of a trumpet said to me, I am Alpha and Omega, the first thing. Just here, I am the first and the last. So, announcement siya. The Lord, unity of the God, one God in the church, in one church. The Lord God shall descend from heaven with the voice of the archangel and the trumpet of God. The dead in Christ shall rise first. Mabilis lang to, pero gusto ko ipakita. Ito ang voice. Part of that voice is a shout. Part of that voice is also a trump. Pero hindi all the time ganun kasi sinabi, dito lang mabubuhay mga patay. So that is the evidence. Tapos lastly, may voice of the archangel, the message yan, habang pinag-picture message. Pero wala pang resurrection. Although yung message, pwede yung halimbawa sa trumpet, precursor lang yan. Spiritual resurrection lang yan. Pero yung physical resurrection, nandito sa dulo. Smyrnian church age. The trumpet of God shall sound every one of these little church here and there, every little bunch that went through here, and come out here, sabi niya. So, basically, ang tinutukoy niya, may resurrection. Kung saan-saan man nagkadako. Ito'y quote niya sa voice, no? The seventh watch there was a voice went out. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So, kukunti lang to. Ginawa ko lang to bilang hinihingi sa akin last week na wala akong quote dyan. Na yung voice at yung trump may pagkakaroon. Dito sa 70 weeks, ganyan, gamitin ko rin yan. Backgrounder muna tayo. 70 weeks of Daniel started out because sa utang ng bakit? Question mark. Bakit may 70 weeks? Nag-pray si Daniel, nag-fast siya, kailan ma-restore ang Jerusalem. And Jerusalem, ma-restored siya after 70 weeks, sabi ng Diyos. Ngayon, explain natin, bigyan mo na ng backgrounder bakit. Tapos doon na tayo sa differences. Kaya siya binigay, may utang siyang 70 years na sabbatical years. Kung di ganun na, parang meron siya sabi na medyo bago, take note nyo lang tatlong lang later. Yung 70 years sabbatical years na binutang ng Israel, lalabas 490 years siyang backslid. Doesn't mean nabayaran na nila yung 70 years of captivity sa Babylon ay absuelto na siya. 490 years siyang nahulog, ibig sabihin. Doesn't mean doon sa 7th year lang siya nahulog. For the whole of that 7 years, ng every sabbatical year, ay hulog siya. So, in essence, nabayaran na yung 70 years, nagtakda ang Diyos ng sa 490 years ulit. Kaya nga, 70 weeks. 70 times 7. 490 years ulit bago ma-restore ang Jerusalem. Kasi hindi lang yan di Jerusalem eh. Daniel 9:24, if you can look at it, ito rin yung nasa dito sa pasimula ng facts. No? Daniel 9:24, sabi dyan, 70 weeks are determined upon thy people, upon thy holy city. Pakitulungan nyo ako, i-dictate, buksan nyo yung Bible sa Daniel 9:24. Pakisabi nga yung mga isa-isa mga nakasulat doon. Kung meron ang kulang, kasi hindi maaaral lang. To finish, check nyo lang, the transgression. To make an end. Sundan nyo ah, tapos sabihin nyo sa akin kulang. Make an end to sins. To make reconciliation for iniquity. To anoint the most holy
and to seal up the vision and prophecy. Ano'y kulang? Pakicheck mo. Alam ko, amin yan. Ano'y kulang mo? To bring in everlasting righteousness. Siguro tulong yan. Siguro bilibili. Itong everlasting righteousness, hindi lang to, lahatin na natin. If you notice, each one of these is not just moral, material, physical. Ito ay spiritual. Tapos ito hanggang doon sa pagkahulog ng tao. At minsan, may nakadebate ko sa dating church, si Pastor John Rivera, na sabi niya, para lang sa budyo yan. Hindi yan para sa hindi. Ang pinagtalunan namin, ganito. Kung yan ay yan din ay para sa Gentil, pero hindi lang natin, hindi lang masyadong maliwanag. So syempre nasa basic traditional school of end times siya. O kami dati, pero nung sinabi ko, etong mga nakasulat na to, pati Gentil ay makakabenepisyo. So to give an example, Seventy weeks are determined upon thy people, upon thy holy city. Let's say this is the 70th week, the last week. This is the first 7 weeks. This is the 62 weeks. This is the cross. Basta matapos siya, sa promise ng Diyos, matatapos na yung transgression, end of sins, technically, damay ang mundo. That is why we have what is called the time was stopped. The time was stopped sa pag-oras ng 70 weeks. That's what we call the mystery of God. The mystery of God should be finished. What is that? The Gentiles will become fellow heirs. Ephesians chapter 3. So, this is a mystery to the Jews and to the Bible readers. As Jehovah's Witnesses tsaka Saksi Jehova, saka Sabadista, at meron pa iba, tinapos na nila yung 70 weeks. Look at the illustration sa libro. Tingnan nyo sa taas. Yan yung version ng Saksi Jehova at ng Sabadista. Meron pa iba, no? Tinapos na nila yung 70 weeks. Ang paliwat nila sa 70 weeks is, yan ay big probationary period bigay sa Israel para magbago sila. Pero take note, ito ay prophecy. At God promised it. It's not unconditional promise. He will bring it. He will make it come to pass. Okay? Hindi niya pababayaan. Sinabi niya, tapos hindi niya tutuparin. Hindi yan na, bigyan kita ng 70 ko para magbago ka. Gantong gawin mo. Hindi. So, paliwanag na nila. Ang Jew nag-reject, kaya napunta na sa Gentiles. Tapos, wala na yung Israel. So, this is a promise to Israel. And at the same time, to the Gentiles. But it is not very... hindi halata doon sa hula na parayan sa sa Gentil din. Buong mundo na. Pag, kumbaga, tatapusan na ng mundo pag ito natapos. Okay? So, it involves us. Concerned din tayo dito. Kasi Israel is our watch clock. Amen ba kaya? Isa yung watch clock, what happens at Israel, rebuilding of the temple, yung Antichrist, yung peace covenant, nakasulat yan dito. So, itong hula na to is relevant for us. Tulad ng pintalog na namin ni Pastor Olivera, hindi yun ano, hindi yung purely Israel. That's an old school of thought sa mga ano na to. Ngayon, magpakita na tayo ng isang pagpapamali. Let's correct, no? Yung unawa sa pang-unang illustration. Yung unang illustration is tapos na ang 70 weeks. Sa time ni Stephen, anon siya? Yung, since when Stephen was stoned, tapos na ang time. Mamaya, i-share siguro natin, may nakuha si Barbara doon sa 3.5 years ministry of Christ sa kanila. Pero, dito muna tayo sa pagpapamali. Kung tapos na ang 70 weeks, ito lang kung masulat dito sa illustration, kung isa-isa natin ito, matagal, no?
Basahin niyo sa bahay yung iba rito. Buksan niyo yung Bible niyo sa ano, Daniel 9:26. Kunwari, kasharing niyo yung sa balista at saksi niyo ba? How do you prove? Di patapos yan. Isa tong proof, okay? Dito, sa likuran, 1, 2, 3, 4, mga prueba rin yan, pero hindi ko na uusin oras ko dyan. Kinuha ko to sa ibang tao, pero may binago ako dito sa huli. So, ngayon, buksan nyo sa Daniel 9:26, pakibasa. Okay lang ba lang tayo? And after three score, the 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the world of the war, desolations are determined. Okay, universally, lahat, almost everyone, believe na natupad yung people of the prince that shall come ay yung Roman armies under General Titus. Sinira niya ang temple, hindi siya, yung tawa niya, na sobrang linis sa radyo. Gusto ni Titus, peaceful na ano surrender. People kaya nga people of the prince, sa inis nila. The people of Greece that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Ay natupad 70 AD. Universally, almost everyone, kahit sabadista, kahit saksi, aminado sila yan. Ngayon, sundan natin yung nakasulat sa 26. Sabi doon sa 26, after 3 score and 2 weeks, ito na yung part na to, the Messiah shall be cut off, and the people of the Greece that shall come, so the Messiah was cut off muna. And the people of the prince that shall come. Hindi yan sabay. This is 70 AD. This is somewhere in 33 AD. So, ang mangyari, ito na yung proof ng pag-cut ng time. Gano'ng kahalaga to show to Bible believers that the time was cut. Kasi Bible believers, kasama yung mga denominations. It's important to show yung mystery of God sa mga Gentiles at Romans 11:25. Babalik yung gospel sa Gentil. Sa Hudyo. It's important to show that. Kasi iba, may iba nag-iisip mo na, ay Hudyo, wala na. Ngayon, watch clock sila eh. Paano bumalik sila sa kanilang bansa. Ngayon, this is 1780, this is 3380. Sa 1780, malayo-malayo yan sa 3380. Ang mangyayari, kung tinapos na nila yung 70 weeks dito sa pagkapako ni Stephen, pagkapato kay Stephen, wala na, wala nang oras para dito. Bakit ito sa gitna? And the people of the priest shall come, shall destroy the city and the sanctuary. Kita niyo yung difference? So, itong people of the priest that shall destroy the city and the sanctuary, ito yung proof na tumigil ang oras dyan sa after 62 weeks, after 3 score and 2 weeks. Okay? That's one. So, and aside from the fact, ito ay prophecy, hindi ito, ano? Hindi ito tinawag na parang probationary period. Now, let's talk about the other side. Tingnan natin illustration natin. Itong pangalawang illustration, ito yung naituro ni Barbara. Not as an illustration, but hapyaw banggit. Nabanggit niya hapyaw. Okay. Pansinin nyo, itong pangalawang version, na-split yung week of Daniel into two. Yung first 3.5, nasa ministry ni Christ. Yung second 3.5, nasa period ng Antichrist, o yung period ng tribulation period. Ibig sabihin, ang tribulation period is 3.5 years na lang matitira. Tapos yung ministry ni Christ, kinainan niya yung half of the week, of the last week. So, pakibasa yung
10 verse 27. Ipaliwanag ko muna objectively yung paliwanag ko. May similarity dito sa saksi at saka sa Sabatista. Yung first part. Okay? Pakibasa nga, brother. Verse 27. 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation of seas and for the overspreading of abominations he shall make it desolate even until the consummation and that determined shall be viewed upon the desolate. Okay, so verse 27, he shall confirm a covenant with many for 1 week. Paliwanag dito ang saksi sa Batista at ewan, pero kung nabasa ko kayo sa propeta yun. Parang hindi. Ang puro ng propeta, tigis ko din. So, ano? Si Kristo. Si Kristo raw ay nag-make ng covenant with many. Tapos, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Ibig sabihin, and oblation to cease, ibig sabihin, nung pinako siya sa cross, wala nang kailangan mag-sacrifice sa temple. Kasi sabihin, you don't need to sacrifice in the temple para sa kasalan mo. Siya na lang ang perfect sacrifice. That is inherently paliwanag ng saksi sa Batista. Pero, siguro narinig ko na rin ito sa ibang mga preachers sa entire message. Ganyan ang paliwanag dati. So, gusto ko ipakita. So, nasabi ni Barbara ng to, Antikristo sa sales book, siya gagawa ng covenant with many. Ngayon, kung sakali si Kristo yan, bakit hanggang 7 week, 1 week lang yung covenant niya? Kaya sabihin natin, for the Jew. Bakit? Pag-usapan natin cause the sacrifice and oblation to cease. It did not cease. At when he was sacrificed, tuloy lang yung kasabay niya yung maraming kordero sa Jerusalem, sa Israel, na kinakatay tapos ihandog sa templo. Marami. Ibig sabihin, hindi yan tumigil until 70 AD. So, nung mawasak ang templo. So, the sacrifices continued. Continued. So, yan yung isang proof na ito ay si Kristo. And, one full week is still left. Kumari, we will read dito sa verse 25. After 3 score and 2 weeks. Hindi na kasama dyan yung 1/2. It's just an imagination natin na meron pang 1/2. Yung 1/2 week ay kinain niya. Okay? It is like influence ng mga saksi at sa Batista. Bad coach sinabing influence. Naamin naman ni Barbara, nagkakamali siya, di ba? So, humingi siya sa Holy Spirit ng guidance nung ipipreach na niya yung 70 weeks. Nung humingi si Barbara ng guidance sa Holy Spirit, ang dumating yung ganitong sinulat ko sa whiteboard. Ito yung dinala ng Holy Spirit kasi sabi niya, the Holy Spirit guided my hand in making this outline. Pero let's talk about yung mga teachings niya ng dito na 3.5 years dito sa Ilocorinian sa pangalan illustration. Dati, ewan ko kung alam ninyo, pero pagkakaalam ko dati, tinuro lang niya yung itong second illustration sa sales book. So, gusto ko iulitin yung pinagsasabi ng mga level 3 kaya para ipakita ko gaano ka kamangmang sila sa cult, no? Sabi nila, noong 1963, nag-turn the corner si Barbara. Pag siya nag-turn the corner, kinorek siya sa mga mali niya dati. No? Noong 1963 daw, itinamak na lahat ng mga teachings niya.
So kaya 96:20 sales book, tinuro niya na 3.5 years na lang ang natitira para sa Udyo, hindi one full week. Sa question and answer sa likod ng sales book. So, syempre noon, medyo mabawa po ang alam ko. Wala lang akong masabi. Pero later, si Brother William tumulong sa akin, binigyan ako ng code sa sarili niya, ano, sa liksin. Hindi pala 1963 lang si Berber na nagturo. Ito, pwede nyo tignan mamaya. No? Ito mga code sa 70 weeks. Matagal na tinuturo ni Berber na nasa 3.5 years lang natitira sa Udyo. He has been teaching that since 1950s. 1950s pa, tinuturo na niya yan. So let's say mayroon isang period of time, tinuturuan niya yung 70 weeks na niya. Anong year ba yung book ni, na 70 weeks ni Barbara, no? 61 yan, di ba? 61, ha? So, ito yung tignan ninyo. All the while, he has been teaching 3.5 years noon pa. Wala na sa lugar yung mga invento nilang turning the corner, dito lang tumama lahat. Eh, noon pa, tinuturo na yan eh. Okay? So, hindi lang yan 1930 tinuro. Matagal na yan tinuturo. Ang last week, natitira para sa Udyo is 3.5 years. Tagal na, puro banggit yan. Hindi pa lang niya tinapik yan as a subject eh. Pag natadaanan, lagi niya binabanggit yan, lagi niya binabanggit. Naamin naman ni Barbara, nagbabasa siya kay Rhea Smith at saka sa pa. Yung mga babasahin, bilang pere yan, siya noon, lahat pinag-aaralan niya. At pumupulot siya doon. Paano mo na naman? Kasi yung aral nga, okay, Larkins, binanggit niya. Majority ng tinuturo, ay may narinig nila sa denominations, kaso hindi lang nila napapakinabangan. Ang makikinabang niyan, yung tinawag ng Diyos sa huling araw. Ginamit yung mga earlier reformers para maglabas nun, pero naano lang, na-carcel yung mga natabunan. Hindi pinansin ano. As years ago, siya yung anointed na to take this together. So, what happened sa tingin nyo? Dito sa 1961, when he asked for God's Holy Spirit to guide him, doon na lumabas yung book na 70 weeks of Daniel. At dito sa book, itong panghuling version na nakikita nyo sa baba, ito ang nireveal sa kanya. Drawing pa niya to. No? May drawing siya doon. Tapos, of course, sabi niya sa Diyos to, at ito yung guided sa akin ng Diyos na ituro. Ngayon, after that time, siyempre, tinatanong siya doon sa sales book, sa ano, bakit na bakit mo 3.5 years na natira? Nagugulang kami, Barbara, ano ba talaga, 7 years or 3.5 years? Bumalik ang sagot niya sa 3.5 years. Ngayon, we have a choice now. Tulad na sabi niya, check it with the word. No? Pag mayroon mga certain issues, yung salita niya, it should not hold evidence. There was a time sa payatas ni Nomo si Bariam. Yung pasaltaan niyo ba niya, pwede yung gawing ebidensya na katotohanan. Iniwas siya sa tanong. Ayaw niya sabutin niya. Ang hindi ba niya yung tanong? Hindi, ang sabihin, meron pa bang pahayag na wala, na ang propeta na wala sa Biblia? Hindi ba niya yung tanong ko eh? Pero, fairly, squarely, honestly, if we will humble down, tinuro ba ni Barbanam na yung salita niya hindi ebidensya? Hindi. Yung Bible, yung word, yun ang absolute na ebidensya. Tinuro niya. So, tinuro niya yan, ito ngayon, we just should follow his instruction. His instruction, check natin sa scriptures. Alin yung magdadovetail sa scriptures? 1 week left or half week left? Okay? So, 1 minute? 3.5 minutes? 3.5 years? Ha? Sinasagot mo lang? 1 minute. 1 minute? Last 1 minute. Okay. So, ngayon, ang huli ko masasabi sa Biblia, mabilis lang to, take note nyo na lang. Yung ano,
sa Revelation, mayroong 3.5 years na propeta, prophet to prophet ministry. Mayroong 3.5 years tumaka sa wilderness yung 12, Revelation 12 woman. Pag ito ay pinagsabay mo, lalabas, while the prophet was teaching in the temple, nakaupo na yung Papa sa Roma. So, yan lang muna, no? Kasi I don't have much time. Siguro, continue na lang privately yan, kung gusto nyo. So, very good. Yan lang po, palakpakan natin po yan. Praise the Lord, at napakaganda ang pagkasama kay Francis. So, mga kapatid, alinsunod sa kanyang promosyon na nagbigay sa atin sa hapon na ito. So, parang nilagay niya rin yung dalawang views. So, kung ano ang pipiliin mo, kung ano sa paningin mo, so, doon naman sa kabila, mga kapatid, yung 3.5 years. So, naniniwala ko na meron pang nag-nice. Sa mga questioners mamaya, so, take note nyo lang, mga kapatid. Bali, nakatayo po sa kanina. Bali. Hindi, kung ganyan. Sabihin, dapat isang rotate lang eh.